Ladies and gentlemen, we are here this afternoon to witness the proclamation of Honorable Erwin T. Tulfo as nominee of the ACT-CIS party list. Matapos mairesolba ang disqualification case laban kay dating DSWD Secretary Erwin Tulfo, ganap na itong naiproklama bilang third nominee ng ACT-CIS party list ng Commission on Elections sa COMELEC. Matatandang inihain ang disqualifikasyon laban kay Tulfo noong February 28, 2023 dahil sa issue ng citizenship at moral turpitude na siyang dahilan para isuspende ng COMELEC ang proklamasyon nito matapos ang pag-resign ni Jeffrey Soriano bilang third nominee ng ACT-CIS. Pero ang petisyon ay binasuran ng COMELEC Second Division dahil sa kawalan ng jurisdiction dahil na-file ang petisyon siyam na buwan matapos ang proklamasyon ng ACT-CIS. Bati sa COMELEC rules, dapat na-file ang petisyon bago ang proklamasyon para ito'y madesisyonan ng komisyon. Ang petitioner ng disqualification case ay nakain ng motion for reconsideration, pero ito ay hindi pa rin kinatigan ng COMELEC. The Commission and Bank resolved, as it hereby resolves, to deny the motion for reconsideration for being filed out of time. The resolution of the Second Division is hereby affirmed. And that a certificate of finality and entry of judgment was issued in this case on July 18, 2023. And that as of date, no temporary restraining order or TRO was issued by the Supreme Court. A certificate declaring Erwin P. Tulfo as the new nominee number 3 of ACT-CIS party list group is now issued by the Commission and Bank. Sa proklamasyon, kasama ni Tulfo si Benguet Representative Eric Yap at si ACT-CIS first nominee Edvic Yap. Pinasalamatan ni Tulfo ang COMELEC sa mabilis na pagdinig at pagpapalabas ng ruling sa petisyon. Pinasalamatan din ito ang lahat ng mga sumuporta sa kanya, maging ang mga komisyon sa legalidad ng kanyang pagkakaluklok sa pwesto. Ayon kay Tulfo, naging blessing in disguise ang naihaing disqualification case laban sa kanya. Kasi nung pag-upo natin as DSWD Secretary, yun na rin yung issue, citizenship, and then moral turpitude. Eh, I was lucky, siguro, talaga pinadala ng Diyos, sinadya ng Diyos yun na finally, na yung COMELEC na mismo, isang agency, isang government body ang sumagot doon sa mga katanungan ng ilang mga mambabatas dati na ito yung sagot namin. Yun siguro yung proper forum. Ito yung COMELEC, ang proper forum para sagutin nga. So sinagot nga namin, dinala namin yung documentations natin and the COMELEC was able to answer. Saad pa ni Tulfo, kasunod ng proklamasyon, ganap na niyang magagawa ang kanyang tungkulin bilang kongresista. Isa sa mga magiging pet bills nito sa Kamara ay ang mabigyan ng trabaho ang mga senior citizen at mga PWDs. A lot of people keep on saying na bigyan ng chance mga senior citizens and PWDs, pero wala namang, nobody's moving. My bill will be like not forcing, but directing all government agencies, pati yung mga private corporations, siguro yung may mga employees na 50 and above, na mag-hire sila at least 5 to 10% of their manpower that will be coming from senior citizens and or PWDs. Ang dami natin mga PWDs, nag-graduate, nag-aral ng college, pero because of their disability, na-discriminate sila, hindi sila natatanggap sa work. That is really a no-no. Balak ding ipa-review ni Tulfo ang batas para sa kapakanan ng mga solo parents. Na merong 1,000 dapat monthly ang mga solo parents, single moms, hindi na ibibigay ng mga cities, ng mga LGUs, kasi yung iba mahihirap talaga. So we have to review, go back to the drawing board, sino magbibigay kung hindi kaya ng LGU dahil mahirap yung LGU? Sino magbibigay sa kanya ng 1,000 na nasa batas? Meron pa nga baka nakalimutan natin lahat, kasama din doon sa Solo Parent Act na mayroong 10% na discount ang mga solo parent na may mga anak na 6 years old and below. Meron silang discount sa ibibili nila ng mga gamit para sa anak nila. Hindi pa rin natutupad.